Kamusta kayo aming good guys? Noong mga nakaraang araw, ipinalabas ang the 2022 Presidential One-on-One Interviews with Boy Abunda. Tinanong ni Boy Abunda ang limang aspiring president ng ating bansa ng 10 common questions at kailangan nilang sagutin ito ng 5 minuto. One personal-based question at political fast talk na kailangan nilang sagutin sa loob ng 1 minuto at isang final question. For sure, nagtataka kayo kung bakit this time ito ang content ko. For me ha, napaka-importante na dapat nating kilalaning mabuti kung sino ang iboboto nating susunod na presidente ng ating bansa. Kasi napakalaking impact nito sa mga businesses, lalong-lalo na sa real estate. Panoorin na natin ang mga kasagutan nila sa bawat katanungan at pwede nyo kaagad i-compare kung sino ba sa kanila ang umangat o hindi. And let me know in the comment down below kung kanino kayo agree at bakit. Let's start with the question on mining and environment. Tara na at panoorin na natin kaagad. Let's begin the interview. Let's start with the environment. Environment, specifically mining, which is one of the most controversial environmental issues. Noong Abril 2021, President Duterte lifted the 9-year moratorium on granting new permits for mining. Samantala, December 2021, DNR, the Department of Environment and Natural Resources, also lifted the ban on open pit mining sa pamamagitan ng Administrative Order Number 2021-40. Pinuri po ito ng mining industry, samantala binatikos ito ng mga environment and human rights defenders. Ang aking katanungan, Senator Ping, you are applying to become the next president of the Republic of the Philippines. If elected, pagtitibayin mo ba ang mga desisyong ito ni President Duterte at ng DNR o ipapawalang bisa? Unang-una, ang bottom line is responsible mining. You know? Basta't tumutugon doon sa mga issues, mga challenges sa environment, ang mining industry, hindi naman pwedeng patayin kasi major industry ito ng Pilipinas. Ang masama, Boy, yung small-scale mining, ano? While sinasabing small-scale, pick and shovel, hindi naman nagagawa eh. So, nandun na maraming violations. Kaya yung environment is put on at risk, ano? Yun ang problema. So, hindi ito kung itutuloy o ipagbabawal. Dapat data-driven lagi ito at saka science-based yung lahat ng pag-aaral. Maski anong endeavor natin, hindi lang sa mining, dapat ganun eh. Data-driven. Data-driven and science-based lagi ang nakabase yung ating desisyon. Babalikan ko lamang po yung aking katanungan. Dahil nga dalawa ang nilift na ban, mm-hmm. yung pag-grant ng mga new mining permits at saka yung open pit mining. Specifically, ano po ang inyong comment doon sa dalawang yun? Yung pag-lift ng bans na yun? Well, tama lang nilift ang ban kasi matagal na rin kung mayroon mga new permits na i-issued. Basta sa akin, ang bottom line is kailangan responsible mining. At kung mayroon mga violations along the way, walang patumangga na dapat ipatupad. Ang problema rin kasi yung bureaucracy, no? Nandiyan na yung issue ng corruption. Kapag naglagay o kaya nakiusap at malapit, yun ang napagbibigyan in spite of so many violations. So dapat isa lang yung standard, no? Okay. Mapa mining man, mapa ibang... Okay. In the discussion about sustainable mining, doon pa rin nangyayari, kumbaga pagkukwentuhan natin, Senador, ay yung claims, halimbawa, ng mga environmentalists. Yung pagkasira ng natural habitat, yung biodiversity loss, water pollution. And we're talking about, may mga binigyan ng mga permiso, may mga legal na operators, and these are sustainable miners and responsible miners. Pero marami pa rin ang nahaharas ng mga locals, marami pa rin ang nadi-displace ng mga IPs, indigenous peoples. Comment. Then, nakalabas yun sa sinasabing responsible mining. Ito yung data na sinasabi mo na if yes. One has a permit tapos ito ang ginagawa, what would you do? But dapat ipasara ka agad. Ano? Of course, due process should be followed. Ang problema nga, ang naging kalakarin sa ating pamahalaan, sa ating bansa, ano, parang yung palakasan system lagi. Gusto nyo na may koneksyon, tapos sino yung malakas maglagay. Alam naman natin, Boy, maski kumausap tayo ng pangkaraniwang tao o kaya yung taong nasa gobyerno, alam nila yung nangyayari. Alam mo, implementation talaga ang problema. How do you solve that? I know the problem is in implementation, but
on the ground, ano ang solusyon diyan? Well, diyan natin kailangan yung mga NGOs ano na nakatagabantay, yung mga environmentalists ano. But of course, it should be evidence-based. Hindi naman po pwedeng say-so, mag-act to yung gobyerno. Kailangan talaga, sabi ko nga kanina, lagi tayong dapat babalik sa data-driven. Kung ano man yung decision, kung ano man yung subsequent action natin, ibase natin sa datos na maliwanag. Senador, kadalasan din naman, hindi naman lahat. Kadalasan man ang problema din ng nangyayari doon sa investigasyon, sa gathering of data, doon din minsan nagkakaroon ng problema. That's exactly my point. Kasi kailangan isang standard lamang. Kasi pag nag-double standard tayo, iba yung treatment do sa kaalyado at iba yung treatment sa hindi kilala or sa kalaban, sa politika. Diyan na tayo talagang... So in terms of mechanism, in terms of system, ano ang dapat gawin para iisa lamang ang standard? Nasa nag-implement tayo yun boy. Kailangan talaga ipakita. Diyan nga makikita natin yung ako babalik pa ako even pupunta pa ako even further ano. Okay. Yung tinatawag leadership by example. Kasi hindi po pwedeng yung isang leader yung sinasabi niya, yung pinipreach niya, hindi naman niya pinapractice. Sabihin niya responsible mining, pero pag kami kausap, iba naman yung kanyang implement. Sino maniniwala? Overtime po, napakahabang panahon, nawala talaga yung tiwala ng mga kababayan natin sa ating gobyerno. Yun dapat na maibalik eh. Election campaign kasalukuyan, Senator Ping, would you accept donations from miners? Yes. Kung legal naman yung mining company at may permit at lahat sumusunod, why not? We're talking about track record. Alam naman natin kung sino ang sumusunod sa batas at ang hindi sumusunod sa batas. Yes. Basta't hindi illegal at saka yung nagbabalate ng batas at meron kang issue doon sa mag... ginawa natin namin to boy, hindi lahat ng donations tinatanggap namin. Talagang, at ang inyong tinatanggihan ay? Eh pagka medyo, alimbawa, may conflict of interest. No? Alimbawa, mayroong nakapending na legislative franchise. Well, ang mining talaga ay very controversial. Pero dapat ang tingin natin dyan, that is also very valuable source of revenue for the government. Dahil ang laki ng ating mga natural resources dito sa Pilipinas. Dapat siguro, lalo na in these difficult times, we should take advantage of that. However, we have seen some of the disasters that have happened when it comes to mining. Kailangan lang talaga nating iwasan yan, the effect on the environment. We have sufficient regulations and we have sufficient monitoring, but hindi nasusunod. That is always the problem. We have the laws, but we are not able to implement them. We are not able to fully enforce them sometimes. So if we can do that, if we can take care of making sure that the environmental impact is in accordance with the law, then I think we can carefully exploit the natural resources to help the recovery of our economy. Now, when it comes to open pit mining, I think I'm a bit wary about that because it is very difficult to control the pollution that's caused by open pit mining, the leaching that occurs in open pit mining. There are many occurrences that even after the mine has been closed and they have covered it up and they have planted trees or they built houses on it, lumalabas ang lason. May lumalabas na kung ano-anong mga chemical na that are bad for the health of the people who are around it. Kaya siguro pag-aralan ngayon natin yan, baka naman meron silang iniisip na bagong teknolohiya na pwede nating gamitin na sasabihin na safe ang open pit mining. But I have been studying this environmental problem that we have had since I was still in school. And open pit mining is one of those operations that talagang it raises alarms when it comes to exploiting natural resources and allowing the use of open pit mining. Okay, you worry about open pit mining, but you are open to sustainable mining. Absolutely. I think it can be done. It is done in very many countries. We will just have to make sure that we are cooperating with the private companies who are involved in this operation. And I think that there are great opportunities to be had. So long as I say we are very careful about it. One of the things that we have in the Philippines is nickel.
Nickel is an essential part now of batteries, the battery of battery technology. So that is going to explode, and it already has actually. And that is something that we can take advantage of. We have sources of lithium, also battery technology. So there are really so many. There's so much potential in all of that. So I think we have to look at everything, because we have been left by the COVID in a very precarious economic situation, and therefore we have to explore everything that we can do to revitalize that. Kung saan tayo pwede kumita in terms of revenue, because napakalaki ng contribution din ng mining industry to our economy. Absolutely, and the estimates are in the billions of dollars per year. We cannot just ignore that, and we should make sure that like in any other industry, that the value and the profits stay within the community, and those that are working in the mines take advantage of this windfall. So, Senator, to be more specific, doon sa ban na nilift ni President Duterte, doon sa new permits ng mining, that's not our problem to you. Your problem is the open pit mining. Yes. Kasi if we talk about mining, yung mga nagsasabing responsible miners, ilan naman sa kanila, di ba? May mga nangyayari pa na water pollution, yung mga displacement of the locals, that's right, yes. At marami pang iba. Yes, but those are the things that we can remedy. Because if the mining operation, if we keep it away from, I suppose, the congested communities kung saan maraming tao, it will make things a little better. Another issue about mining that's not spoken about very much are the benefits and compensation of those who are working in the mines. They work in a very difficult and dangerous situation. You're talking about salaries, not just people who were displaced. No, I'm talking about the people who actually go into the tunnels, okay. And marami tayong nagiging casualty dyan. Kailangan natin na balikan, tiyakin naman ang kanilang kalagayan. Ipapawalang visa ko. Para sa akin, boy, napakahalaga pagdating sa usapin ng environment, na binibigyan at in-empower yung mga maaapektuhan. Gustong sabihin, binibigyan ng mekanismo yung mga stakeholders na pinapakinggan yung boses nila. Maraming mga mahahalagang batas na kailangang ipasa na. Example lang doon yung land use bill. Kailangan mapasa na yon bilang batas. Dahil yun yung magsasabi, yun yung magpapanukala, alin bang mga lugar dito sa bansa natin ang kailangang ideklara ng mga no mining zones? Pag hindi pa ito napapasa, yung pag-i-issue natin ng mga permits ay hindi matatag yung nagiging basehan nito. Pangalawa, dun sa mga lugar na ipapayag yung mining dahil nakasaad sa Land Use Act na pwede yung gawing mga mineral sites, sisiguraduhin natin na yung makikinabang yung locality. Hindi negosyante, hindi Pilipino, pero yung makikinabang, lalo na yung mga indigenous peoples, dapat sila yung makinabang, dapat pagpapayagan nito, Tito Boy, sisiguraduhin natin na yung boses ng mga maaapektuhan ay pinapakinggan. Having said that, maraming mga bagay na sila yung magsa-safeguard. Sila yung magsa-safeguard ng environment. Aasikasuhin natin yung irrationalize natin yung mga iba't ibang mga opisina na walang overlapping ng functions, halimbawa ng DENR, ng MGB, ng Climate Change Commission. Sisiguraduhin natin na klaro yung kanilang mga roles para yung accountability klaro din. Sisiguraduhin natin na kahit sa pagpili ng mga mamumuno sa mga opisinang ito, pinakinggan din natin yung boses ng mga environment advocates. Kasi napakahalaga, Tito Boy, na yung magre-represent sa akin sa cabinet. Siya yung magiging alter ego ko. Siya yung alter ego ng president. Dapat nagkakasundo kami sa paniniwala. And yung paniniwalang yon, yung pinaka-priority natin, ano ba yung makakabuti sa taong bayan? Ano ba yung makakabuti sa bansa natin? Okay. VP Leni, is this tantamount to saying na ikay para sa total mining ban, or ikay naniniwala ba sa sustainable mining? Ako naniniwala ako, boy, sa sustainable mining.
Pero para sa akin kasi, yung sustainability, maa-attain lang natin yon. Pag meron tayong maayos na mekanismo para yung mga nakatira doon, yung mga taong mangangalaga ay binibigyan natin ng boses. Ngayon kasi VP, yun ang sinasabi madalas, no? I spoke to some people who are involved in the mining industry. And they would always say na pinangangalagaan naman na yung mga displaced na IPs, nagbibigay kami ng trabaho, we make sure that we don't pollute the rivers. Nakabaligtaran dahil ito ang reklamo ng mga environmental defenders. Saka ito kasi Tito Boy na naabuso. Alam mo, merong requirement sa batas na konsultasyon. Pero yung konsultasyon kadalasan na ginagawa, eto reklamo to. Reklamo to ng mga tao on the ground na lagi nating nakakausap. Ang kanilang reklamo ay parang masyadong superficial yung consultation na ginagawa. At hindi natin to ipapayag. Kaya nga sinasabi ko, ang pinakamahalaga yung mekanismo. Hindi pwede na basta ka lang nagpa-meeting, ayun na. Mm-hmm. Sisiguraduhin natin na yung tunay na boses ng mga mamamayan, pinapakinggan. Dahil kabahagi... How do you do that? Yung tunay na konsultasyon na yung sinasabi? Kailangan talaga isabatas. When I was in Congress, I was the principal author of the Empowerment Bill. Yung Empowerment Bill, nilalayo niya, magiging mandatory. Hindi lang sa mga local government units, pero sa lahat ng mga government agencies na magkaroon talaga ng mga people's councils. Na gustong sabihin ito, hindi lang na basta ka magpapameeting. Pero yung representation okay. Sa People's Councils, represented yung mga mahalagang stakeholders, and meron silang voting rights. Kabahagi sila mula sa step one. Mula sa planning, hanggang sa implementation, hanggang sa monitoring, hanggang sa evaluation. So ang kapangyarihan ay manggagaling doon dapat. Sa People's Council na dapat iyon. Dapat kasi sila yung apektado eh. Na ikukonsulta at ikukonsulta ng gobyerno at saka ng mga tao na involved sa mining industry. Saka empower talaga sila. Ang pag sinabi kong empower sila, kailangan bago sila nagdedesisyon, sisiguraduhin natin na naiintindihan nila. But you realize, VP, that meron din mga contributions ang mining industry. Totoo. Sa ekonomiya. And meron talagang mga responsible na mga mining companies. Pero ang sinasabi ko... First, let's talk. Pagtitibayin natin. Because isa sa pinakamagandang asset ng bansa ay yung ating mga minerals, no? There is also what you call the responsible mining. And there's gold standard and world standard of mining and responsible one. And it has to be applied to everyone, to anyone, no? And at the sitwasyon natin ngayon sa hirap ng buhay ng ating bansa, sa hirap ng epekto ng pandemyang ito sa ating ekonomiya, we need to generate more FDIs, foreign direct investment, more jobs, more source of income. We cannot keep on taxing our people base para mapatakbo natin ng gobyerno. Kailangan natin kumita, pero we can be responsible in our environment. And I think there's already rules in this world that is applicable and can be applied to our mining industry. Klaro lamang, so pagtitibayin mo, yung pag-lift ng moratorium doon sa pag-grant ng new permits. We will allow mining. You will allow mining? Yes. But what you're trying to say is you will allow sustainable mining. Yes. And you will also allow open pit mining, katulad ng sinabi ng DNR. No, the mining, it has to be an industry. Okay. Hindi yan pwede tayo mag-backyard at maging irresponsible na lamang. It has to have a rule. And the rules and standards of this world can be applied in our industry, the mining industry that we're going to open or we're going to continue. Yun ang importante. Kasi with that, magkakaroon ka ng sustainable mining, tapos may mapapangalagaan mo ang kapaligiran at the same time. Sa iyong kampanya, would you accept Mining money? Na donation. Halimbawa, may isang nagsabing, Mayor Isko, gusto kong tumulong, pero galing sa mina ang pera. Well, kung yung mina na pinanggalingan ay hindi illegal, at legal, at makatwiran yung pagninegosyo nila, responsible yung pagninegosyo nila, why not? Eh, kailangan ko ng lahat ng uri ng tulong. For the sake of argument, Mayor Isko, pinag-uusapan yung destruction of the natural habitat. Kasi merong nagsasabi, kami sustainable mining kami. Ibinabalik namin yung mga kahoy at lahat, no?
ang argumento laban doon ay, pag ibinalik mo naman, iba na eh. Iba na yung posisyon ng kahoy. Napollute na yung tubig. What do you have to say? Well, that's why you have to be responsible to your action. If there is a clear-cut rule that those people who will violate or destroy the environment, irresponsible mining, then the rules should be applied to any John Doe's and Mary, whether foreigner, partnered with the Filipinos or Filipino-owned mining company. And Tito Boy, what we need is to create jobs because we've lost so much nowadays. What we need is new business because the economy is really affected by this pandemic. We have to be aggressive. We have to be practical. But at the same time, we have to be responsible also for the next generation. And these are the things that are existing in the world with the gold standard of mining. I have that new data, actually. 184,000 jobs have been created, 102.3 billion pesos ang contribution sa GDP. At ito pa isa, dapat pag nagbukas tayo ng mina, no, dapat may industriya ang nakikreate. Dapat meron din tayong industriya, like for example, let's just say, for the sake of argument and conversation, we wanted to get the ore. And I think we should come up with a plant producing steel. Then creates another jobs. Okay. So, kumbaga, hindi lang tayo hihinto doon sa pagmina. O, tapos ibebenta na sa labas. It can create another industry to produce such material. Ang record kasi, at kasama dito ang ilang sustainable mining companies, there is a biodiversity loss, merong ecological imbalance, di haharas minsan ng mga locals, ang mga tao na naroon. Pag sinasabi mong, we must stick to the rules exactly as president, ano yun? Well, if there are existing laws, it is applicable to anyone, to any corporation. Whether it's startup mining company or large corporation company, the rules are the same. Yun yung sinasabi kong predictability and certainty of rules. So those who will violate, no matter how big they have to be shut down. And those who comply, tutulungan ng pamahalaan para lalo silang yumabay. Gusto ko lang pong i-explain sa inyo na yung mining kasi, hindi naman po ipinagbawal talaga yan sa mata ng ating Panginoon. Even before, sabi nga ng Panginoon, I brought you the land that you can dig copper out of it. So meaning kasi there's but responsible. Kailangan huwag mong sirain yung kalikasan because ang kalikasan bahagi ng ating buhay. Pag sinisira mo yung kalikasan natin, sinisira, pinapa-exit mo yung buhay natin dito sa mundo. Kasi isa lang ang kakatangian na create ng Panginoon na kakaiba, ang tao. Ang pag-create ng Panginoon sa tao, hindi niya sinabi niyang by words. Nag-form siya ng soil at binigyan niya ng hininga. Galing tayo doon sa universe that He created. So that's why, therefore, we are part of the universe that He created. Part sa buhay natin yan. Kaya, the more na sinisira mo, the more na pinapa-exit natin yung buhay natin dito sa mundo. Pero sa iyong pananaw, Sir Romani, ay payag ka ikay pabor sa ethical or ang tawag nila dyan ay sustainable mining as opposed to total ban mining, total ban on mining? Hindi ako pabor dyan sa total ban. I-ban mo yung mga mining. Okay ka doon sa sustainable? Okay naman yon, basta responsible at hindi ka nakakasira ng kalikasan. Okay. For example, kailan may rehabilitation program? Dahil ang sinasabi ng mga advocates ng laban sa pagmimina ay ito'y nakakasira nga ng natural habitat. Kahit daw may reforestation program, ay hindi mo naman na ibabalik yung talagang porma na iyong sinira. Marami daw mga natatanggal ng mga locals, yung mga naninirahan doon, nadi-displace, may water pollution. What do you wanna say? Kaya nga po na kailangan din responsible mining. Mayroon tinatawag na mga small-scale mining, nagmimina. Kaya ang sabi ko hindi natin ipinagbabawal yan pero kailangan responsible na hindi naman makakasira ng kalikasan at hindi makakasira ng tao at mapiktuhan yung mga tao. Balik lang ako dun sa katanungan dahil nilift nga ng DNR
yung ban sa open pit mining. Maraming nagsasabi na ito daw ay talagang sobrang destructive. Ika nga. Pag sinasabi mo, Senator Manny, na basta huwag mo lamang sisirain ang kalikasan, anong ibig mong sabihin at anong dapat ang programa na meron ang responsible miners, halimbawa, para maayos yung kalikasan at hindi masira? Dapat may time period na bibina ka and then after that, i-rehabilitate mo. Yung ganon, na, okay. Na, na, para hindi talaga totally masira. Ang sinasabi naman ng mga advocates, kahit ibalik mo raw yung mga kahoy, eh, hindi na yun eh. Na iba na yung kung nasaan yung mga kahoy, nasaan yung mga ilog, at saka lalo na yung water pollution. Yun nga, boy, ang sinasabi ko na kailangan talaga ng responsible mining. Kung nakakasira, bakit mo papayagan? Kung nakaka-apekto sa komunidad na nasa sakupan doon, nakaka-apekto sa kanila, ba't mo papayagan? So, Senator Manny, ikaw, pag ikaw ang naging presidente, ay itutuloy mo yung ginawa ni President Duterte na wala nang ban ang new permits on mining. Okay sa'yo yun? Kukontrolin natin na hindi yung, halimbawa, for example, ang dami ng inisyo ng permit dyan, tapos mag-issue ka pa ulit, talagang masisira talaga ang kalikasan. I mean, kung example, Mindanao area, that area, isang license lang o may na, tapos may limit lang. Kailangan nakatutok ang ating gobyerno para bantayan ang mga open pit mining. So, i-re-regulate, yes. Yung mga bagong mining permits. Kasi yung moratorium na yun, ang nilift ng presidente. Pero yung open pit mining, sa yung pagkakaalam, Senator Manny, hindi ba yan masyadong nakakasira sa kalikasan? Delikado po talaga yan. Okay. Kaya kailangan talaga ng pag-supervise ng ating gobyerno na titingnan mabuti kung ito ba'y dapat may open pit mining dito o kasi kung crowd area na yan, parang... Basta ang iyong kinakatigan ay yung sinabi ng Panginoon na yung kanina sa umpisa nating pag-uusap? Hindi. Yung... Hindi naman ako sarado sa open pit mining kasi hindi naman talaga yan. Pero alalahanin natin na ang kalikasan is bahagi ng ating buhay. Diyan tayo galing. Hindi tayo kinreate ng Panginoon by our words. Di ba sabi ng Panginoon, let there be light in the... Maraming salamat, Senator Manny. If you like and learn a lot from my video, be sure to like, subscribe, and hit the bell icon to help grow and support my channel. Thank you for watching. This is Desay Barretto saying, let's choose wisely our next president and vice president this coming May 2022 election. Happy investing! Keep safe always and God bless. See you in my next video. Bye-bye!